Hi guys, welcome back again to my tutorial video. For today's video, I'm going to show you on how to send money from GCash to bank. But before that, if you are new to my channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming tutorial video. So without further ado, let's jump to the video. Ayan, so reminder lang po guys. Magkaiba po ang send money at saka bank transfer. Ang send money po, yan po yung magsesend ka ng money sa bank account po ng kaibigan, kakilala, or na seller. While yung bank transfer naman po, yan po yung maglilipat ka ng pera mo sa mismong bank account mo. So, since ang content po natin ngayon is about how to send money from GCash to bank. So, ang pipiliin po natin ay yung send money. Ayan. So, merong dyang apat na icon na lumabas. Piliin nyo lang po yung pinakahuli, yung send to bank. Ayan guys, kung papansin ninyo sa part na to, nandiyan din yung save bank accounts ninyo, tapos sa bandang baba, nandiyan naman yung iba't ibang bank name. Ngayon, since magsisend tayo sa friend natin through bank, dito tayo sa baba, dito tayo sa select partner banks. So, ikiklik nyo lang po yung bank name na ibinigay po sa inyo nung pagsisendan nyo ng money. At dahil BPI po ang binigay na bank name ng aking seller, ikiklik ko po yung BPI. Ayan, so sa part na to guys, merong apat dyan na fill outan ninyo. Na related po doon sa account name at account number po nung pagsesendan ninyo. So meron dyang amount, account name, account number, at saka yung send receipt. Pero guys, yung huli na yan, kahit hindi nyo na siya sagutan kasi optional lang naman siya. So, yung tatlo lang po yung fill outan ninyo. At kapag na-fill outan nyo na, tsaka nyo po i-click yung send money. Then next, confirmation wherein you are about to send yung amount po na isesend ninyo, yung bank name, account name, at saka yung account number, kung saan yan po yung pinaka-importanting information na dapat ninyong makuha doon sa pagsesendan ninyo. And take note guys, kailangan tama yung spelling ng pangalan, at saka yung number po ng account number niya, kailangan tama po. Kasi po mahirap po kapag ka nagkamali. Lalo na kung yung isend po ninyong halaga ay malaki. Then, kapag na triple check nyo na, i-click nyo lang po yung confirm sa baba. Ayan, so kung mapapansin ninyo guys, ang sabi niya, your bank transfer is being processed. So, ibig sabihin, mag-aantay lang po tayo ng ilang segundo para doon sa text message po ni GCash para malaman natin kung successful ba or unsuccessful yung transaction. Ayan, pinakita rin po dyan yung details ng transaction. At syempre, huwag nyo rin pong kakalimutan na i-screenshot po para meron po kayong proof na kayo po ay nag-send po ng money sa banko po ng inyong kaibigan or ng seller. Ayan, so nag-text na po ang GCash. So, check po natin. Ayan, so successful guys yung ating pag-send ng money to bank. And take note guys, convenience fee for this transaction is zero. So, wala po itong charge. Pero kung 8,000 above, doon lang po siya magkakaroon ng charge. And back lang guys, tapos click nyo po yung OK sa baba and ibabalik nyo na kayo doon sa inyong GCash balance kung saan makikita ninyo na nabawasan na siya. And there you have it guys, sana po meron kayong natutunan sa ating tutorial for today. And kung meron pa po kayong gustong malaman, just comment down below. So see you guys on my next tutorial, bye!